Good morning, mga ka-angels. Andito kami ni Beshi, si Tess. Say hello. Kumusta? Kumusta na kayo dyan, mga kababayan? Kasi lockdown tayo, so we're going to share something about how we overcome ang homesick nung dumating kami dito sa ibang bansa. So, ikaw, Besh, ano ang, nung una kang dumating, ano ang naramdaman mo nung dumating ka dito, bago pa lang? Oo, siyempre, lungkot. Kasi wala naman ako ibang, dito, kamag-anak. First time ko kasing nalayo sa, family. Kaya, sa family mo. So, anong ginagawa mo pag umiiyak ka sa homesick? Sometimes, sa kaka-homesick. Papaiyak ka. So, paano mo na-overcome yun? Paano ka nasanay? Anong outlet na pinagagawa mo? Nag-ano ko ng trabaho para hindi ako masyado malonely. Nag-anap siya ng trabaho? Mm-hmm. Okay. Saka, siyempre, may inaano ko na rin kasi may mga bata. Ganun. Siyempre, pag naisip ko yung family ko back home sa Pilipinas, tapos sinipina ko na lang yung mga anak ko, medyo muna na nawawala din. Sana yan saka lang yun. Saka, I keep myself busy, ganun. Kasi nung nagtrabaho na rin ako. Busy. Oo. So, ako naman, una akong pumunta sa New Guinea. Eh, mas malala doon. Dahil bundok. Okay, so, gusto ko nang bumalik sa Pilipinas kasi nga, wala kang makita doon eh, kundi puro bundok at saka yung mga tao na taga doon. Tapos yung napuntahan ko, ay isa lang ang tindahan. Ngayon, pag mamimili ako ng talagang, kailangan bulky kasi mag-aeroplano ka pa para lang mamili, pumunta sa bayan. So, pagkatapos namin, umalis na kami doon sa isolate na lugar na yon kasi nga, ay ayaw ko na kasi ang hirap. Ang layo. Oo, ang layo-layo. It's too far for everything. Yes. Tapos ngayon, di pumunta kami sa bayan. Ngayon, medyo naibsan naman yung aking homesick kasi marami akong Pilipinong na nakilala, naging kaibigan. Ay, marami naman akong, nung una akong pumunta doon, daw magluto. So, nag-aral ako, bumili ako ng cooking book nung umuwi ako ng Pilipinas, nagbakasyon. Yun na lang, nag-aral-aral, kaya ayun, hanggang sa matuto. Kasi yung asawa ko noon ang laging kinakain, nakakaawa dahil hindi naman ako marunong magluto ng pagkain nila, di ba? Grill-grill lang na steak at saka steam na gulay. Sa awa ng Diyos, araw-araw yun ang kinakain niya. Hanggang sa natuto na ako magluto. Pero hindi naman siya kumakain ng Filipino food, kaya paano yun? Hanggang sa pinag-aralan ko na nga yung Filipino food na yun. Diba? Ikaw din gano'n. Oo, likewise. Ganon din naman ako. At saka mayroong language barrier din. Kasi yung mga pangalan ng mga kagandang pepper, diba? They call it sa Australian is capsicum. Oo, capsicum ang tawag nila doon sa red pepper. Kaya, yung chinelas ang tawag nila ay tongs. So, kaya, sa Amerika, flip-flop. Kasi sa New Zealand yan sa flip-flop. Sa New Zealand ganun din? Okay. So, marami kang tsaka yung accent nila, iba. Okay. Ako hirap na hirap ako rito when I first came here. Kasi yung accent nila, hindi ko maintindihan. We already speak English, but... Yeah, because we use American English, that's why there's... Yung accent is really difficult to understand. At saka,
You're talking about, you're asking about Australian people. They are really nice people. Very friendly. At saka masyado silang mga humanitarian people. Okay? They love animals too much. And babies, ganyan. So, mga softy sila sa mga pagdating sa mga bagay na yan. Pero ang Australian men, pag minahal mo sila, maano naman sila, mabait sila, yung they can give you everything na gusto mo, basta eh, mahusay ka din lang na asawa, ganun, di ba? Yes. O. Kaya lang, isa lang kami sa mga minalas. Okay? So, wag na natin ni ano yon i-elaborate. Hindi kasi, lang naman Australian eh. No, hindi, pero ang Australian, when they fall in love with you, yeah, you're the only one they love till the rest of their life. Yep. Okay? So, very rare sa Australian men ang nangangaliwa. Okay? So, ilagay mo yung bote ng beer dito, babae dito, pipikapin nun beer. Okay? But you need to be, ano, yung tapat ka sa kanila. Ganon. Magagawa mo lahat ng gusto mo, na gusto mong gawin. Pero syempre, maging mabuti ka ding asawa, ganon ba? Kahit naman sino, no, di ba? O ngayon, ang makapunta dito, mahirap na pumunta ngayon dito sa Australia, mag... kailangan marami kang kamag-anak para makuha ka sa mag-migrate dito sa ano. Pero karamihan dito, maraming mga student. Okay? Sa Pilipinas. Student! Para visa! Mas madali kasi para, students. Oo, madali. Madali pumasok, di ba? You can apply for student visa. Then you have to work to find a job and do 20 hours a week. That's all you are allowed to do, okay? And you must follow the rules. Yun, maghahanap sila ng matitira nilang kwarto, no? Oh, yeah. Kwarto-kwarto lang naman yung mga share-share. Yeah, they share, okay? So, sa ngayon, marami namang parang, hindi naman na-stranded, pero marami kasing mga university student na, siyempre, sa nangyaring pandemic, nawalan sila ng mga oras sa trabaho. So, pero yung iba naman, marami din ginagawang paraan para sila ay ano, ma-survive. Tsaka maraming kababayan natin dito na tumutulong naman sa kanila. Okay? Kung kailangan nila ng tulong. Kung kaya din lang ibigay. So, pero siya yung ganda ng buhok natin, ha? Patingin. Sige. Pakita mo yung style mo. Woohoo! Style. Ayan. Kaya mo, kaya dito lang kami sa bahay, ha? Paayos kami. Kasi walang magawa dahil alam mo naman itong COVID-19. Diyos ko, everything is locked down. Oo. Tsaka... Sa city nga, we went for a drive. It's just like a ghost town. Yeah. Really. Nag-ano kami kahapon, nag-deliver kami. Para sa mga estudyante, di ba? Oo, kahapon. Just went for a drive and grab the food. Kasi marami kami ng ano eh, ginawang pagkain. Mm-hmm. So, kuha kami ng spring roll. Oo, kasi walang magawa. Spring roll na gulay, spring roll na Shanghai. Gumawa siya ng binagoongan. Siya naman, binuguan. Binuguan. Oo, ano pang gusto niyo? Marami kami yung longganisa, suman. Kasi may mga order eh. Kasi pa nandito ka, matututo kang magluto ng kahit na ano. Para maano ka, matikman mo, makain mo yung gusto mong kainin. Diba? O nakikita naman no. Ito, ebidensya. Ay, at saka ano no, saludo kami talaga dun sa mga ibang vloggers, yan. Si Tekram, maraming ginagawang ano yan, tumutulong yan sa mga tao. Tapos sila, ano yan, si Coopers, si Dotoite, si Biyahing, ano, si Pogong Biyahero ba yun? Yun. Tsaka ano, at least nagkakaisa na ang mga Pilipino na
tumutulong sa mga kapwa natin na hindi naman makaya ang ano, lalo na sa panahon ngayon. Oo, sa atin, di ba, minsan nagdudulit tayo. Ano na yata ito, ulitin natin kasi baka ano, babalik kami kasi baka mahaba na to eh. Oh, mga ka-Angel ha. Oh, magkita-kita tayo pag umuwi kami. Bye-bye.